Katulad po ng nabanggit ko kanina sa ating introduction, tayo po ay nagdiriwang ngayon ng kapiyestahan ng mahal na Santo Niño. At bakit po ba napakalapit natin sa Santo Niño? Kasi ang ating pong debosyon sa Santo Niño ay gasing tanda ng ating pananampalatayang Kristiyano o pananampalatayang Katoliko. Sabagat dumating po sa ating bansa ang Santo Niño noong 1521. At ito po ay hudyat ng pagdating ng Kristyanismo sa ating bansa. And we are now celebrating the 500 years anniversary ng ating pagiging Kristiyano. Kaya naman, ano pat makikita po natin ang debosyon natin sa Santo Niño ay gayon na lamang. We identify our work with Santo Niño. Kaya naman makikita ninyo may Santo Niño'ng bumbero, may Santo Niño'ng magsasaka, may Santo Niño'ng palaboy, may Santo Niño'ng masabi po nating nakarelate sa ating mga trabaho. Sabagat na naging bahagi na po ng buhay natin ang Santo Niño. Matatagpuan natin sa mga bahay-bahay natin, matatagpuan natin sa ating mga establishments, kahit ang mga ating mga negosyante, meron silang Santo Niño'ng pag hindi red or green, kasi nga red daw po symbolizes sa money, prosperity, ay green naman ay pera, pera green. Kaya paswerte sa mga negosyante. At kahit nga po doon sa ating mga jeep, nakalagay din yung Santo Niño kasama nung ano, basta sexy, libre. Basta driver, sweet lover. Pagkatapos katabi si Santo Niño. At makita po natin doon na ano pat bahagi po ng buhay natin si Santo Niño. Pero ang tanong po natin, meron po bang basihan ng ating debosyon sa Santo Niño sa Banal na Kasulatan? Ano po ba ang istorya ng Santo Niño? Saan po ba ito nagsimula? Ano po ba ang sinasabi ng mga sociologists at sinasabi ng mga theologians? At ano po ang mensahe ng Santo Niño sa atin? Unahin po natin yung history. Ang history po ng Santo Niño, kailan po dumating sa atin? Pero tingnan po natin worldwide, saan po ba nagsimula? Nagsimula po ang Santo Niño sa Praga, Czechoslovakia. When the Spanish princess gifted the Carmelites with the image of a child dressed in royal robe. At ito na nga po yung Santo Niño. At napakarami pong pabor ang natanggap ng mga tao sa tulong po ng royal child. Kaya naman po sa buong Europa ay nagipong sikat ang Santo Niño. Kailan po naman dumating ang Santo Niño sa ating bansa? Nang dumating po si Ferdinand Magellan, ay pinagkalooban niya ng regalo ang Reina Juana or Queen Juana na asawa ni Raja Humabon bilang regalo sa kanilang binyag. As a baptismal gift to Queen Juana in 1521, marami sa kanyang mga katutubo ang napabinyag. Kaya naman ang pangalan po ni Raja Humabon ay naging Carlos. Sabagat ito ang Christian name, name after the grandfather of King Philip, na si Felipe po, doon ang galing ang Pilipinas. At yung Juana is the Christian name ng grandmother ni King Philip. Kaya naman, nung dumating po si Miguel Lopez de Legazpi, noong 1565, kasamang mga Agustinian, ay nakita po niya ang Santo Niño'ng naroon lang sa isang bahay kubo. Kaya ang kanyang ginawa, in-enshrine po niya ito sa Basilica ng Cebu. Kaya naman naging center po ito ng pananampalatayang Kristiyano at Katoliko. And that became the first Christian-Spanish settlement doon po sa Cebu. At in the Basilica Minore ng na talaga po ang simbahan ng Cebu na ngayon po ay isa ng minor basilica at
ito na po ang naging debosyon ng maraming mga tao, hindi lang mga Cebuano, kundi ng bawat Pilipino. Ngayon na naman po ang sinasabi ng mga sociologists at ng mga theologians. Bakit daw po malapit tayo sa Santo Niño? Number one, because of our religiosity. Ang ating pong normal na pananampalataya ay talaga pong tayo malapit sa Kanya. Pangalawa ay ang sinasabing the natural love for the children. Mapagmahal tayo sa mga bata, malapit tayo sa mga bata. Kaya naman gayon na lamang po ang ating pagmamahal sa Santo Niño. At ang pangalawang rason na binigay ng sociologists ay because of our immaturity of faith. Dahil po ang bata daw po ay madaling mauto. Kaya tayo po ay humingi ng tulong sa Santo Niño. Sabi niya, utoy, ipagkaloob mo na. Utoy, ipagkalooban mo na ako ng boyfriend. Yung mayaman at madaling mamatay. Ayun, para ako'y magmano ng sangkatutak. At ito po ang masasabing naging dahilan. Ang tatlong bagay, immaturity of faith, our natural love for the children, our religiosity. Ano naman po ang sinasabi ng Biblia? The Bible says that God took the form of a small child and became like one of us except sin. It denotes powerlessness and it denotes helplessness and dependence. Pero ipinakita po doon na si Kristo hindi na natiling bata. Siya ay lumaki, siya ay nakiisa sa kalooban ng Ama, inialay ang kanyang buhay, nangaral ng salita ng Diyos, nagpagaling ng maraming may karamdaman, at namatay sa krus. At ano po ang mensaheng nakapalaman doon sa Santo Niño? Ang Santo Niño po hindi na natiling bata. Ang Santo Niño po ay lumaki. Ang Santo Niño po ay naging santo entierro. Ang Santo Niño po ay lumaki, nangaral ng salita ng Diyos, tinupad ang kalooban ng Ama. From the crib, He embraced the cross. From the crib, He died on the cross. Kung kaya yung Santo Niño natin, naging santo entierro. Kaya ang kanya pong mensahe po sa atin, sana po tayo'y lumago rin sa ating pananampalataya. Of course, we are considered one of the cradles of religiosity or Christianity, the only Catholic nation in Asia. Pero hindi dapat manatiling bunsay ang ating pananampalataya. Unano ang ating pananampalataya? Kailangan ng ating pananampalataya lumago rin. Hindi manatiling maging katulad ni Mutya, ni Dagul, ni Mahal, kundi dapat pong ang pananampalataya natin mula po doon sa kuna, mula po doon sa cradle, mula po doon sa sabsaban, matuto rin tayong yumakap sa krus. Sa banal na ebanghelyo po nakita po natin si Jesus na nagalit sa mga disipulo sabagat ang mga bata ay lumalapit sa kanya. Pero sinaway ng mga disipulo, parang sinabi ng mga disipulo, wala kayong kay, hindi kayo pwedeng lumapit sa maestro. Pero nagulan ang lahat, siyaking ang sinabi ng Panginoon, sabi niya, hanggat hindi kayo nagiging katulad ng mga batang ito, hindi kayo papasok sa kaharian ng langit. Sabagat sa kanila ang paghahari ng Diyos. Bakit po kaya nasabi ng Panginoon na sa mga bata? Siguro po ay pagmasdan po natin, pagnilayan natin ang mga qualities ng isang bata. One of the outstanding qualities of a child is total dependence. A child has no ranks, no juridical personality. He is considered a social nobody, no voice, no privileges. Always dependent on others. At palagi ko ito po ang pinakamagandang masasabi nating kalidad ng isang bata. The inability to earn the kingdom is the greatest asset of a child. At ito rin po sana ang dapat nating matutuhan. That we need to stand before God empty-handed. Na wala tayong magagawa sa harapan ng Diyos.
na kailangan natin lagi ang kanyang tulong. And we must be totally dependent on God in everything that we do, in everything that we are. At yun po ang aral ng mga bata. Hindi asal bata, hindi isip bata, hindi bandang bata, kundi kawangis ng bata. Totally dependent on God. Pangalawa is the total trust of a child. Alam po niyo, sa dami po ng aking mga pinraying over, aking pong pinagmamasdan yung mga bata. Pag pinapray over ko po yung mga bata, ang pakiramdam ko po light na light. Wala silang resistance. Naniniwala sila. Isang pagkakataon po, ako'y naimbitahan sa isang mga grupo ng mga bata na may cancer. Cancer patients na puro mga bata. Sabi ng bata sa akin, nakalbo na, talagang nakita kong mahina na. Sige na, Father, pray over mo na ako. Gagaling na ako. At nung hinipo ko siya, sumigaw yung bata, magaling na ako! Magaling na ako! Pinagaling na ako ni Jesus. At doon ko nakita ang pananampalataya ng isang bata. Totally, he depends on God. Pero wag naman po magagalit yung mga mga nakakaedad na. Pag nag-pray over po ako, laging nakatingin sa aking kamay at sabi, ano nga kaya? Yung baluktot na kamay ni Father, nakakapagpagaling nga ba? May resistance, may bias. Pero yung bata, no bias at all. Sabagat sila'y totoo na naniniwalang sila'y pagagalingin ng Panginoon. Kapag kasama ko po ang daddy ko nung bata pa ho ako, pakiramdam ko'y kasama ko si Superman. Walang mambubuli sa akin. Walang mangungursonada sa akin. Patay sila sa tatay ko. Tatay kong kalbo. Tatay ko na Superman. At yun ang aking pakiramdam. Kapag kasama ko naman ang mami ko sa SM, nako, malakas ang loob ko. Kahit anong kunin ko, siya ang magbabayad. Mga kapatid, gayon din po ba ang ating pakiramdam kapag kasama natin ang Panginoon? And that is the quality of a child. Totoong nagtitiwala. Pangatlo, ang bata po ay madaling magpatawad. Kapag ang bata po ay nasaktan natin ang damdamin at sabihin mo, sorry na si mommy, sorry na si daddy, kiss na o kiss na, kikiss na yan, okay na. Pag medyo gurang na ng kaunti at sinabi mo, sorry na, kiss na o kiss na, anong sagot? Kiss-kissin mong mukha mo. Napakahirap na pong magpatawad kapag medyo magulang-gulang na. At nananaigay ang pride, nananaigay ang galit sa manang loob. Pero ang bata po symbolizes forgiveness, gratefulness. Subukan mong bigyan ng regalo yung bata na gustong-gusto niya. Consciously, unconsciously, anong gagawin ng bata? With outstretched hands, tatanggapin niya ang regalo with gratefulness at sasabihin niya, thank you, mommy. Thank you, daddy. At hahawakan ang iyong kamay o hahalikan yung regalo mo o ikaw mismo ang hahalikan. Ito po siguro ang sinasabi ng Panginoon na hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit hanggang hindi tayo magiging katulad, kawangis ng mga bata. Pero ang ating pong pananampalataya, hindi natin dapat manatiling bata. Ang pananampalataya natin dapat lumago. Sapagkat hindi dapat manatiling bunsay ang ating pananampalataya. At ano po ang ipinapakita sa ating indicators of our faith? Number one is the reality of nominal Christians. Marami po na mga miyembro ng ating simbahan ay sa pangalan lang. Marami po sa atin ay parang ang pagiging Katoliko ay tuwing Linggo lang. Pag nakasimba na, okay na. Pagdating ng Lunes hanggang Sabado, balik na naman sa dating ugali. Mga kapatid, ang ating pagiging Katoliko, hindi po damit na isinusuot lang pag Linggo. Ito po ay buhay natin. Our faith must be our life na dapat makita sa ating buhay na gawa. Pangalawa ay ang reality of faith and life are different. The heresy of action.
Iba yung sinasalita doon sa ginagawa. Kaya kailangan po ang patuloy nating pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Pangatlo, the need for integration. Naisama po natin ang ating pong pananampalataya sa ating mga ginagawa. Alam po niyo, wala tayong problema when it comes to our relationship with God. Malapit tayo sa Diyos bilang mga Pilipino. I and God is okay. But I and you, I and society, yun ang problema. Malapit tayo sa Diyos pero mahilig tayo sa red tape. Mahilig tayong manggulang. Mahilig tayong manira sa kapwa. Mahilig tayong gumawa ng hindi maganda sa ating kapwa. Laging sarili ang ating iniisip. Bulsa ko muna, pamilya ko muna, sabi ni Lord, teka muna. The need for integration of our faith into our life. Ay yung ating pananampalataya sa isip na tinatawag nating believing faith. We believe that in God there are three persons in one God. Naniniwala po tayo and we accept this from our mind. But our faith must be translated into our heart. Ang pananampalataya ay dadali natin sa ating puso at magiging paniniwala. And this is the trusting faith. At ang ating pananampalataya hindi dapat manatili sa ating puso. Ito po ay dapat nating makita sa buhay na gawa. And this is now translated as active faith. Active faith would mean our hands. Pananampalataya in the head, paniniwala sa puso, pagsunod sa pamagitan ng ating mga kamay at paglilingkod sa ating kapwa. Palagay ko ito pong tatlong ito ang dapat nating mapagnilayan. Na ang pananampalataya hindi lang sa isip, hindi lang sa puso, hindi lang tayo luha ng luha, kundi yung pananampalataya natin, isagawa natin, ipakita natin sa ating kapwa upang magbunga. We are celebrating already 500 years of Christianity. May bunga na nga ba ang ating pagiging Kristiyano? Nasaan na po kaya ang Santo Niño ngayon? Kung mahal natin si Santo Niño, mahalin din po natin ang mga anak na ipinagkatiwala sa atin. Si Santo Niño ang mga anak maaaring napagkakaita natin ng pagmamahal. Si Santo Niño ay ang mga batang nasa lansangan na walang makain. The street children, mga rugby boys, mga walang tahanan, mga walang makain sa pagkakataong ito. Kung mahal natin si Santo Niño, bubuksan mo ang iyong mga mata sa pangangailangan ng mga batang yagit, mga batang lansangan, sabagat sila ang makabagong Santo Niño sa panahong ito. If you love Santo Niño, then kiss your children when you go home. Smile to them. Hindi po sila problema. Regalo po sila ng Diyos na galing sa langit. Amen.